Pero kahit paano nakaroon ng pagbabago dyan. Ang importante kung ano ang magiging fruit ng iyong pagsusubika para sa darating na henerasyon. Ang Intramuros o ang Walled City ng Maynila ay matatagpuan sa timugang bahagi ng Pasig River malapit sa bukana ng river entrance sa Manila Bay. Sa loob na nagtataas ang pader na ito, nakapaloob ang isang malaki at importanteng bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Kung yaman rin lang sa kasaysayan ng pag-uusapan, saan pa nga ba magandang unang tuklasin? Tara na sa Intramuros! Intramuros noon o Intramuros ngayon? Ano ba ang mas magandang mapanatili? Itinayo ng mga Espanyol o Spaniards noong 16th century, ang Intramuros ay ang itinuturing na pinakamatandang distrito sa lungsod ng Maynila. Hango sa salitang Latino na intra at muros, ito ay nangangahulugang within the walls o ibig sabihin ay enclosure ng city o fortress. 1571, nang magsimula ang konstruksyon ng Intramuros sa pangunguna ng Kastilang si Miguel Lopez de Legazpi. 160 acres ang kabuuang lupang inuokupahan ng Walled City. Ito ay nababakura ng pader na may 6 na metrong taas at may habang 3 kilometro, kaya hindi nakapagtatakang hindi ito basta-basta mapapasok ng sino lang. Maliban yan sa mga gwardiya sibil na nakadeploy sa iba't ibang parte ng Intramuros, ang loob ng Intramuros ay nahahati sa 51 bloke. Nakalatag dito ang gusaling pangrelihiyon, hospitals, domestic accommodation, military barracks, governor's palace at eskwelahan. 7 fortified gates lang ang pwedeng daanan papasok at palabas ng pader. Nandito ka sa mismong loob ng Fort Santiago at yan yung mga mukha ng mga bus ng mga presidente. Galeria de los Presidentes. Tsaka yan naman yung mga nakuha namin mga baril at saka bala. Bala po nila. Ano, ito naman yung ginagamit natin pag dumadating yung mga estudyante. Ito naman sa ating garden, dyan kami ng flag ceremony. Tsaka kung ano mga parties, pepeda rin. But ang pinakaano dito, para bang ang tanong eh, sa haba-haba nitong ating wall, saan kaya pay mo tingin unang ilinagay ang bato? Nako, yun po ang hindi ko. Diba? Kasi kung pwede ako mo rin itanong eh, saan ba una? Doon ba sa dulo dito? At dito sa Fort Santiago yun. Yung unang bato para maging walled city talaga to. Kung mapapansin nyo, mga bago na ang karamihan sa mga nakatayo ditong gusali kung ang pagbabatayan ang kalumaan ng kasaysayang bumabalot dito. Yun ay dahil sa nirestore na lang ang kabuuan ng Intramuros. Dalawa kasi ang adikain. Number one, parang ang i-restore, ipanumbalik yung ating lumang tradisyon, kultura, heritage. At pangalawa, para gawing isang tourist destination. So, banda dyan, makikita natin na talagang ang Intramuros ay isang distrito na mayroong mga tao na nanginirahan, na kailangan ng zoning, kailangan ng urban planning, kailangan ng mga laws para i-maintain at again, i-restore yung area. But at the same time, maging kaya-aya ang lugar para doon sa mga dumadating na mga foreigners or local alike. Dahil para sa atin dito, dahil ito namang Intramuros ay talagang sa atin ito, kultura natin ito. Sa pamamagitan ng Presidential Decree 1616 noong April 10, 1979, ay pinangunahan at pinangasiwaan ng Intramuros Administration ang pagpapanumbalik at pagpapaunlad ng Intramuros
bilang isang makasaysayang lugar at pangunahing atraksyon sa mga turista. Ito ay pinamunuan ni Intramuros Administrator Dominador Ferrer. Alam nyo ba, noong wala pang batas ukol sa pagre-restore ng lugar, tanging mga gumuhong pader ang makikita dito sa Intramuros? Maging mga pader na nakabako dito ay wasak rin. Kaya naman nang magkaroon ng batas, inuna ng administrasyon ni Ginoong Ferrer ang pagtatayo ng mga pader na sumisimbolo sa Walled City. Tingnan nyo naman ang larawang ito. Halos walang pagkakakilanlan ng lugar. Wasak ang lahat. Ground zero kung ilalarawan sa makabagong panahon. Subalit marami ang naging issue sa restoration program. Ibang-iba na raw kasi ang itsura nito kaysa dati. Marami ang nawala, marami rin ang nadagdag. Kahit paano, nababago na yan. Yun lang kalye. Diyan ka makakita ng kalye na yung bang mga tisa. Tisa na pinagtabi-tabi ngayon, mga batong buhay yun. Ngayon iba, napipilitan ng nawawala na ngayon yun. Oh, miski yung restoration yung pinipilit ngayon, pati ang pulis na nakadistino ngayon dyan eh. Ang suot eh, para ba yung suot ng panahon ni Aguinaldo pa eh, mga sundalo dyan. Unang-una, may kotse na. Paano ba ni Kwan? Pati ang mga kadya dyan makikitid. Makikitid ang kadya dyan. Good for karitela lang yon at kalesa. Pati ang bangketa, kiliit-lit ang bangketa. Di ba? Yung mga bahay dyan dati. Pero kayo, medyo nakakaroon na ng pagbabago, nakakaroon na ng mga modern building dyan. Sa pagbabalik ng landmarks, alamin natin kung ano-ano ang mayamang kasaysayang bumabalot sa Intramuros.